Hi guys! Welcome back to my channel again. This is Paxty and for today's vlog ay pag-uusapan natin itong intro video ng dalawa sa pinakamalakas na kandidata ng Miss Universe. Walang iba kundi itong Miss Thailand na si Miss Amanda Ugdan. So laging tinutunggali ito sa ating kandidata na si Miss Rabia Oxenia Mateo. So, kasi yung ano, para sa akin yung intro video ay isa sa pinaka-importanteng parte ng pageantry kung saan ang mga kalahok ay nagpapakilala ng kanilang sarili at kung saan silang bansa nang galing. Kung anong bansa yung nire-represent nila. So, doon pa lang talaga ay kailangan magpatagisa na ng galing yung mga kandidata dahil ito ang mag-iiwan ng impresyon sa mga manunood at sa mga kurado. Kumbaga, ito yung parang first ticket nila kung paano nila dalhin yung sarili nila, paano nila i-introduce yung mga sarili nila, paano nila tawag dito i-express or sasabihin yung kanilang mga advokasya sa short intro video na ito. So doon pa lang kailangan andun na yung galing mo, kumbaga na magsalita at yung kung paano mo impress yung mga hurado at mga manunood para mas lalo ka pang aabangan sa mga next na mga performance na iyong gagawin sa Interblad. So panoorin muna natin si Miss Amanda Ugdan sa kanyang intro video. I am Amanda Chalisa of the Miss Universe Thailand. My mother once told me a story that when I was born, my father picked me up and went to the beach just a couple days after. Being an island girl, I decided to get my open water certificate with my brother and my father as well. We did it as a family and we made it into an annual thing. It was a whole different world that I did not know existed. So when I was deciding on going to university, I had two options. It was to stay in Thailand or to go to Canada because my father is Canadian. You know, I spent my whole life here in Thailand and I didn't get to spend much time with my father's family. So that's why I went to University of Toronto and it was very high on my list. And the reason why I decided to move back to Thailand is because I just didn't feel right in Canada. It did not feel like home. Thailand is my home. So ayan si Miss Amanda Ugdan ng Thailand. So bago tayo magbigay ng ating na reaction at ng ating mga sasabihin tungkol sa kanyang intro video, ay pakilala muna natin yung ating kandidata from Philippines, Miss Rabia Oxenia Mateo. Mabuhay! So ayan at natapos na nating panoorin no, yung intro video ng Miss Philippines at ng Miss Thailand. And kung kayo tatanungin ko, sino ang mas lamang dito sa kanilang intro video? So kung ako ang tatanungin dito, bibigyan ko ng puntos, of course, si Miss Rabia Mateo ng Miss Philippines. Hindi sa dahil manok natin siya or pambato natin siya. Kung titimbangin kasi natin yung mga binanggit nila doon sa kanilang intro video, una muna kay Miss Thailand. So masyado ako nakukulangan sa mga sinabi niya doon sa kanyang intro video. Dahil wala siyang advocacy, hindi niya nabanggit yung advocacy niya. And doon lang siya nagbigay diin sa mga childhood memories niya, mga childhood activities niya, nung andun sila sa island ng Thailand. So ang ganda niya rin pero parang nakukulangan ako doon sa mga binanggit niya. And lalo na nung sinabi niya ng Canada is not my home. Wow, sana hindi niya yung binanggit. Kasi nga, dahil yung tatay niya isang Canadian, kahit naman na ang tagal niya na nanirahan sa Thailand, pero sana iniwasan niya ng banggitin yun. Kasi, syempre, may mga relatives siya from Canada. Of course, for sure, mayroon siyang supporters from Canada dahil syempre, Canadian. Canadian din siya partly. So, dapat hindi niya na binanggit yun or sinabi yun. Kasi, ano maging
reaksyon ng kanyang mga kamag-anak sa Canada. Ano ang mararamdaman nila? So, kahit man lang tayo bilang nanonood tayo, parang hindi na natin nagustuhan yung pagkasabi noon. So, siyempre, may mga hurado din nag-aabang sa kanya. Oh, malay natin, baka isa sa mga hurado dun eh, from Canada din. So, ano na lang mararamdaman ng mga tao na nagsusupport sa kanya, diba? And dito kasi kay Miss Rabia sa interview niya, makikita talaga natin siya pag the way magsalita siya, mag-deliver siya, andun yung galak, andun yung sincerity, makikita mo pag open ng eyes niya, ng mata niya, and nakangiti, kahit nag-i-explain lang siya, nagsasalita siya, ramdam mo talaga at nakikita mo yung ngiti ng isang Rabia. So, alam mo, pag every time na magsalita siya, para siyang estudyante na nagpapakitang gilas sa kanyang teacher na ganito, ganyan. Na na-explain niya talaga, na parang in-encourage niya talaga yung teacher na ganito. Kasi siguro dahil isa siyang guro, kaya andun sa kanya yung pagiging outspoken. And ramdam mo talaga yung ano niya, yung ang tawag dito, yung matalino talaga siya. Halimbawa, nung pagkasabi edukasyon, na-explain niya ng maayos, kahit ganun kaigsi yung oras, na-explain niya ng maayos yung advocacy niya about sa edukasyon, na ito yung tutulong sa isang tao. Ito yung magpapabago ng buhay ng isang tao. Dahil isa siyang guro, gusto niya ipamulat sa estudyante niya na malaki talaga ang maitutulong pag ikaw ay isang edukado, pag ikaw ay isang aral. And yung last part na pagkabanggit niya, na kung ako yung magiging Miss Universe niyo, ninyo, ay gusto niyang ipakita na hindi lamang sa dahil maganda ka, pero kailangan ano eh, kumpleto yung pagiging Miss Universe mo, na ikaw yung tumatayo or nagsisimbolo ng mukha ng isang babae, na hindi lamang maganda, hindi lamang mahinhin, pero kailangan alam mo na alam mong manindigan at kaya mo ipaglaban yung karapatan mo, kaya mong magsalita kung ikaw ay nasa tama. So imagine mo, sa short intro video na ito, ay na-explain niya ng maayos, na-introduce na yung self niya ng maayos, na nabanggit niya ng kumpleto yung kanyang advocacy na napaka-importante naman talaga bilang isang kandidata. And yung last part niya, meron pa siyang nabanggit na ako yung magiging Miss Universe ninyo. So, kung siya ang magiging Miss Universe, ano ba talaga ang dapat? So, ano ba talaga ang traits or character ng isang Miss Universe? So, na-explain niya din ng maayos yon sa ganun kaigsing time. So, dapat talaga iuwi na natin yung corona. So, dito pa lang, humanga ako sa isang Miss Rabia, yung ating pambato. So, sana ano, sa coronation night, wag lang siyang kabahan. Pero talagang ano eh, may pananalig ako sa isang Miss Rabia Mateo na maiuwi na naman yung corona. So, sana ipagdasal natin na wag lang siyang kabahan. And of course, i-wish din natin si Miss Obdan ng Miss Thailand, na alam naman natin ngayon, grabe yung mga tawag dito, ang gulo pag mag-ano ka lang magbasa ng mga comments. At ngayon na nga, na kahit na nga si Miss Rabia ay naghihingi ng sorry sa kanila, kasi talaga naman tayo mga Pilipino, talagang grabe yung pagkamaliw natin sa pageant na ito. So dito, patas lang yung ating binigay na reaksyon. Kung ano lang yung dinig natin, yun lang. So i-wish din natin ng maging successful si Miss Thailand sa kanyang laban, and sa lahat ng mga kandidata ng Miss Universe. So, abangan natin yan kung sino talaga ang papalaring kandidata sa darating na coronation night ng Miss Universe.
And thank you guys, and sana nagustuhan nyo itong aking reaction. Of course, kung bago lang kayo dito, please to subscribe my channel, Paxi. And kung nagustuhan nyo ito, mag-leave kayo ng comment ninyo dyan with regards sa ating usapin or yung ating reaction na ito sa interview ng dalawang kandidatang ito. And of course, don't forget to hit that notification bell para maging updated kayo sa mga next pa nating videos. So muli, mag-ingat ang lahat. God bless everyone and loves!